Hi guys, it's me Valeramos again and welcome to my blog. So today, nakakontakt tayo kagabi ng may-ari ng isang male cat na kung saan nagpapaistad para kay Pito. Si Pito ay isa kong alaga na isa siyang Himalayan Persian. Dadalhin ko siya ngayon. Tignan natin kung maging successful yung stud. So pinapakain na natin siya ng masarap ngayon kasi takot sa labas si Pito. Baka maging aggressive siya pag nasa biyahe na kami. So ito si Pito ngayon. Kumakain na siya ng masarap. Pag tinatry namin siyang ilabas, nagiging aggressive siya. So babawasan din natin siya ng kuko mamaya. Yun ang kabilin-bilinan nung isang may-ari nga nung male cat. Ito naman si Kupra. Para kang buntis ha. Okay. Ito naman yung alaga namin. Ang laki-laki na. So ito, gugupitan na natin si Pito. Hi ka. Gupitan na natin siya ng kuko. Behave lang. Behave, behave, behave. Ayan o, mag-hi ka sa kanila. Behave ka lang. Behave, behave. Psst, psst, psst. Mahirap mag-gupit. Behave lang, behave. So kailangan natin siyang gupitan guys. Kasi pag babae nga, tapos si Pito pa eh, magiging agresibo siya sa umpisa. So awayin niya yung lalaki na cat. Masyadong sagot mo. Yan, tapos na isang kamay. Wait lang, wait lang. Kakanta ang gata. Twinkle, twinkle, twinkle. Help me! Help me! Now I wonder what you are. Up above the world so kamay lang. Pati paa. Like a diamond in the sky. Uy, masyado yata mo. Hindi. Gugulat lang. Na, show them you're a good girl. Paano man? Gusto na nakagalit. Teka na, pinagpawisan. Ako check dun na. Check mo ulit. So dumugo yung isa ng kuko guys, pero konti lang naman kasi malikot nga siya. So ayun guys, nasa biyahin na kami. Pasama ko na si Pito dito. And first time umalis ng malayo. Magandang hapon guys. So nandito na kami kila Sir Antonio. So ilalagay natin si Sir Antonio sa yung FB niya saka number no sir para sa mga gustong magpa-stud no. Legit guys, legit. Dami niyo pa lang pusa sir. Pwedeng masilip. Okay, okay, okay. Ito yung mga alaga ni Sir Antonio. Malaki pa sa seats yan. No? Oo nga no. Hindi niyo sir inaano dito sa pagkaano nilalabas namin tapos pagkapaliliguan yung binoblower. Mm-hmm. Ito parang triple si coat. Oh, ito buntis. Ito sa Persian. Ito yung stud service ko si ito, Bito. Ito si Bito. Yan, Bito. Soulmate pala kayo eh. Pito, Bito. Sir, so si Sir Antonio guys ay yung nakatulong sa atin kasi first time ko nga mag-alaga ng pusa sir. Tapos first time ko rin na magpa-stud. O kaya wala akong talagang idea. Ay, saan lang ako kanina. Dalawa sir, kaso yung isa bata pa. Si Kupra naman, sa ML. Pwede na sir? Oo, pwede. Di ba sila mag-away o magbibigla yan? Ito, sobrang bait. Mabait yun! Hindi siya sanay sa labas eh. So, first time niya mamalay sa amin. Pero wala na magliligawa, no? Okay, sir, pasok mo lang. Okay lang, sir? Oo, hindi, pasok mo na siya. Normal lang naman na mga mag-ano sila, no? Maamoy naman yan. Dito, pasok sa loob dito. Mabait dyan, Bito namin. Guys, dito lang to sa may Fourth Avenue, malapit sa LRT. Anong station, sir? Fifth Avenue. Fifth Avenue, yan. Sa, so, pagaling ka ng Manila, dire-diretso mo. Sundan mo lang yung LRT, no, from Avenida, pa-monumento. Ayan. So, Grace Park, Caloocan. Bito. So, yan guys, normal lang na Bito. Ganyan. Yan. Normal lang yan na matapang muna. Ito yung si Bito naman. Bye, baby. So nag-aabang kami ng taxi kasi umuulan. May kasama ako. So dito kami sa security bank. Kaka-withdraw lang namin. Mayroon ng taxi guys. So nag-jeep na lang kami kasi walang taxi. Pito! Hello! Kilala ka niyan nung mga mano. Pito! At kami hindi namin makawala. Pito, tara. Pito, tara na.
Kasi yun hit talaga. Ito nalipasan ko. Kaya nga po eh. Ano, ano? Pag ano, daling nyo kagad para hindi malipasan. Nalipasan siya. Sabi ni ano, mga 2 days daw. So, ito si Pito guys. Hindi na buntis. Balik muna lang siya. Ito si Bito, saka yung bagong female cat. Uy, ganda rin ah. Ito ganyan guys, ang proseso ng estad. Ayan, papatungan na nga ulit. Parang umaayaw na nga yung babae kasi minayamaya. Pinanay-panay. Swerte pala si Bito eh. Ayan na, sisimula na ang bako. Malapit na yan. Talpak na, talpak. Ganun lang po kabilis. Silent hit siya. Ayan, ano na yan. O, ganun na guys, mabilis lang pala, no? Ganyan na siya. Kaya nga, parang pagod na nga siya, minamaya-maya. Ayan, ganyan ang gagawin ganyan pag tapos na. Ikot-ikot. Kamusta naman ang experience mo doon, Bito, pag dayo mo? So, medyo bumababa na yung balahibo niya. Kanina kasi, tumataas eh. Kasi sila sanay sa ingay at sa maraming tao, ganyan. And guys, so, pauwi na tayo. Thank you, sir, dahil pinasakay mo kami dahil ang ilan-ilan yung mga taxi noon na nagpapasakay na may dalang pet nga. Pero malinis naman to guys. Pauwi na kami. So, cycle lang yan. Mga 3 weeks or 2 weeks. Makikita naman natin ulit kung in-hit si Pito. Kasi babalik ulit natin kay Sir Antonio. So, yun. Kung magpapa-stud kayo, ay make sure na dalhin nyo dun sa first 3 days na in-hit siya. Huwag nyo nang palipasin katulad ko na 1 week. Ang nangyari naman sa akin kaya lumipas ng 1 week or a week nga is naghanap pa ako no ng mag-i-stud. At marami namang Facebook pages online na makikita nyo ng mga nag-i-stud. So, syempre, iba't iba ng presyo. May nakita ko 7K, 6K, ganyan ang mamahal. So, sa akin, katulad ko is Himalayan Persian naman yung si Pito. So, hanapin natin yung kagaya niya na breed na Himalayan or Persian din. So, nagkakahalaga lang siya ng 2,000 pesos. So, pag hinatid nyo yung female cat nyo, 50% na down payment. Tapos, pag kukunin na is dun na yung balance na 1K. Pero sa amin guys, sa case namin na unsuccessful nga yung pag-i-stud is binalik ni Sir Antonio yung 1K. No? So, nagulat ako kasi binalik. Akala ko magbabayad pa ako. So, thank you guys kay Sir Antonio and yun, alagaan natin yung mga pusa natin at yung mga stray cats dyan na nakikita natin. Kung meron tayong dalang pagkain, pakainin din natin. No? So, yun, yung may mga friends ako na nakikita ko, meron silang naka-plastic na maliit lang na cat food. So, pag may mga stray cats or mga pusa na nasa lansangan, pinapakain niya. So, great job guys. See you again on our next vlog. God bless you all and thank you everyone.